Sana ang ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipinagdiriwang natin ang ipipag o ang pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinatatawan ng mga pantas o ng tatlong bago. Magturo nawa ng pagdiriwang na ito sa atin sa natanggapin ng lahat ng tao bilang mga kasabi namin sa iisang Ama. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan tayo'y maging marapat kumarap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga Panginoon Diyos at sa inyo mga kapatid na luwa ang mga kasal sa isip, sa lita, sa gawa at sa aking pagkulungan. Kaya isinagsama ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga kaya ng mga at sa inyo mga kapatid na ako'y ikasalanan sa Panginoong ating Diyos. Awarin tayo ang mga Panginoon ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at magpapayag tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Kristo, kaawaan ka. Kristo, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa mga tao kinalo
katiwala. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya, ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan. Sa kalangitan, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen.
May mga kaloob din taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansa'y magpupuri, maglilingkod sa tuwi na. Ipinahayag sa atin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit, inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At tinanong sa kanila kung saan
ipinanganak ang Mesiyas sa Bethlehem po ng Judea tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi na huli sa mga pangunahing bayan ng Juda. Sa mga sinulitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Namabuti dito, na ipinatawag ni Herodes sa mga pagtas at itinanong kung kailan daw itawag pala. At binalakad niya silang patungong Bethlehem matapos magbilina ng ganito. Umayo kayo sa inyo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroonan ng bata. Kayo na lamang ang kalak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y papalindang, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Happy greetings po sa inyo lahat. So, ang dakilang kamistahan na ito na Epipania ay kung tawagin din mo ay ang kamistahan ng tatlong hari, tatlong maga, mago na para sa lahat ng uri ng tao. Kasi noong po Pasko ay nagpakita ang batang sa Jesus na karga-karga ni Maria at ni Jose sa mga pastol, mga Israelitang pastor. So, nais na ipahayag na pagliligtas ng Diyos ay hindi lamang para sa isang lahi, hindi lamang para sa mga itinuturing na piniling lahi ng Diyos, hindi lamang para sa mga Israelita, ngunit para sa buong sangkatauhan. At ito po ay bahagi ng pagkilos, no? Dahil pagpapakilala ng Diyos. Sabi nga kung isang iba, can we discover God? No? Hindi nga pwede i-discover ang Diyos. Bakit? Hindi naman siya nakatago eh. At hindi siya nagtatago. God reveals Himself. Ang Diyos ay nagpapahayag ng Kanyang sarili. Kaya nga, isa sa mga aklat natin sa banal na kasulatan ni Alin, ang aklat ng pahayag, Revelation,
So, sa pagdiriwang po na ito ay ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. At patuloy na ipinapakilala ang Diyos sa panahon na kinabibilangan natin. Sa pamamagitan po ng alin, ay di una, ay tayo mismo. Sabi ko nga, nabanggit ko sa isa sa mga pagkilos natin sa simbang gabi. Sabi ko ay mahalaga yung presence of God. Siguro narinig natin, mahalaga yung presence of mind. Kalimitan, ipinapapanig sa atin, kinakailangan may presence of mind. Hindi lang mo ang presence of mind. Kinakailangan niya rin the presence of God. Nakikita pa natin yung presensya ng Diyos. O baka naman tabunan na ang presensya ng Diyos dahil sa marami tayong ginagawa pagkilos sa daigdig na ito. Marami tayong activities. Marami tayong iniisip. Marami tayong concerns. Kunti nga po natin ay baka wala naman tayong ibang concern pero hindi sumasabi sa ating isipan ang Diyos. Kinakailangan po ulit the presence of God. So marami yung modelo na pwede natin pagdibayin yung presensya ng Diyos. Nandiyan po yung pakikisa natin sa biyaya ng sakramento ng binyag. Pakikisa natin sa Diyos sa buhay panalangin. Pakikisa natin sa Diyos sa buhay ng mabuting halimbawa para sa iba. O ang pakikisa natin sa Diyos sa maayos na pamamahala. Tawagin po natin ay pakikisa natin kay Kristo, pari, propeta, at hari. Pero ang mahalaga ay kung ano man yung modelo na pwede natin gamitin ang mahalaga yan, maramdaman natin yung presensya ng Diyos. Maramdaman natin yung presensya ng Diyos. Kailangan itanong natin na nasaan ang Diyos dito? Sa mga pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Sa lugar, anumang lugar ang pwede natin patunguhan. O sino man ang mga nakakahalubilo natin. Nasaan ang presensya ng Diyos. Nararamdaman pa natin yung presensya ng Diyos. Andiyan po daw yung dapat ay maging aware tayo. No? Daily, sana po ay nakikita natin ito, maging bahagi ng ating pagkilos. Nasaan ang Diyos? Kasi wala akong problema eh. Kung narito ba ang Diyos, wala. Hindi. Ang sabi nga eh, or kung kaya ba natin makita ang Diyos o hindi, nandiyan siya eh. God continually reveals Himself to us. Yan yung kamistahan ng Epipaniya. Ba't hindi natin nakikita? Kasi hindi natin hinahanap. Hindi natin tinitignan. Hindi natin pinapansin. Pero nandiyan lang siya. Narito lang siya. Hindi lang ako sa loob ng baral ang pagdiriwang ng misa. Ngunit, sa pang-araw-araw nating buhay, mahalagang maging bahagi ng ating pagkilos na hanapin natin ang presensya ng Diyos. Pangalawa, yung pangalawang amo ni Adon,
Kung nakikita mo at palagi mong hinahanap ang presensya ng Diyos, magagawa natin yung pangalawa. Ano yun? Nasa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko, makita ang presensya ng Diyos. Siguro sabi ng Padre, mahirap yan. Kung nagagawa natin yung una, hindi ho mahirap yun. Kasi kung talaga nakikita natin ang presensya ng Diyos, makikita natin na yung presensya ng Diyos hindi lang ipinamanig para sa atin. Tatagos yun para sa iba. Ito lamang ang ano. Kung higit natin mararamdaman yung presensya ng Diyos, sigurado rin po, yun din ay mararamdaman ng ibang tao. Kasi sigurado rin na papaguhin tayo ng Diyos. Papaguhin tayo ng Diyos. Kasi bakit? Yun yung impluensya ng presensya ng Diyos. Kaya, huwag natin isipin na mahirap naman sa pamagitan natin makikita yung presensya ng Diyos. Hindi ho. Hayaan natin ang kailangan lang ngayonin maging bukas tayo sa presensya ng Diyos at maging bukas tayo natin tayo sa pamagitan natin ay maging lagayan tayo ng presensya ng Diyos. Kaya po yung bahagi ng pagkilos na nakita po natin sa tatlong mago, sa tatlong hari, na sila ay nakapagandog ng kanilang daladalang mga regalo sa harapan ng Diyos. Kasi bakit? Kasi nakatagpo nila ang Diyos. Ang mahal na Birheng Maria, sabi nga ako natin ay maliwanag na alin na hindi lamang sapagkat siya ay pinaglagyan ang presensya ng Diyos. Pero naging aware siya ng presensya ng Diyos. At ano yung kalimitang ginagawa ng mahal na Birheng Maria? She is always pointing us towards Jesus. Kaya, yung presensya ni Maria ay agad presensya ng Diyos. Presensya ng Kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Yun po ay maging bahagi rin po ng ating pagtugon. Hindi po natin kinakailangan maging perfecto. Pero sa oras na magbukas tayo sa Espiritu ng Diyos, maging bukas tayo na makita palagi yung presensya ng Diyos, maging bukas din tayo na tayo ay maging lagayan ng presensya ng Diyos. Ito po yung idulog natin sa harapan ng buong magkapalang sapagkat ang pagtulong sa panawagan ng ating buong magkapalang ito kasi hinahanap ng tao sa kapanahonan na ito. Kasi ito yung pinapahayag at nasahan ng Diyos. Masana po, yung presensya natin. Presence mo lang, ha? Wala pa tayong ginagawa. Yung presensya natin ay tunay na magpakita ng presensya ng Diyos.
tao sa naroonan ng mga ito. Mamayang kumara ng mga ito, umakyat sa lahat, nalaglog sa kanan ng Diyos sa mga pangyayin sa lahat. Doon ang magulan pa rin ito at upong sa pagkukuhay ng mga ito. Sa bahay sa palagay ng mga ito sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahan katolika, sa banal ng pamalang, sa kapatawaran ng mga sarana, sa pagkabuhay ng muli ng mga kayo tao at sa buhay ng mga ito. Manalangin tayo sa Ama na matagpuan natin sa Jesus sa bawat yugto ng ating buhay at may bahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Kung manalangin natin sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akayin nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari ng Diyos sa kabila ng pagkaiba-iba ng mga lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita nawa nila ang Diyos at si Jesucristo sa mga mabubuti nilang gawa upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Panalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekumenikal, naway hindi maging malakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, tingin mo ang aming panalangin. Ama ng liwanag, gabayan mo ang aming maglalakbay sa liwanag ng liwanag upang makapiling ka namin sa iyong kaluwalhatian na lang. Magpasa walang hanggang. Amen. Pag-aamay. Still proceeding, guide us through.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahayag natin ay kaligtas ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tara, pinawa ng Panginoon, ipaghahaan sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at lahat sa ating kapangyarihan at sa buong sambayan niya. Ama namin, tumig ka ang tumahayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi naging to mira at insenso ang tinatanggay, kundi ang inilalahag, inihahain at ipinag sa saluhan sa Jesucristo. Kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at iyong. Tinaas namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuloy kang marapat na ikaw ay aming kasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas na hayag sa amin, ang katuparan ng iyong panang, kayong kayo iyong ipinakita sa tanan, ang liwanag na tumatag daw sa isang katauhan. Sa pagkapala ng taganak ko, ginigiliw na siya hindi na ima sa amin. Hinarapat mo sa pagkakataon namin magdikdik ang kaligtan ng kanakilaan niya hindi magbabago. Kaya kaysa ng mga nagsisiyaw na papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuri sa iyong kadakilaan. Santo, 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 na inihahandog para sa inyo.